Sa pinakahuring tala kag Departamento ni Salud sa Bicol, uminabot na sa 1,280 ang bilang kan health workers na nabakunahan kontra COVID-19 halos sa 4 na pilot hospital sa Rion Bicol sa pagpuon kan rollout kan vaccination Biyernes kan nakaaging semana. Pero sigun kay DOH Bicol COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita Angbon, porsyon sa nainikan mababakunahang sa ismil na health workers kan 4 na pilot hospitals. Day kaya kaibadigdi ang senior health workers na nag-edad 59 anyos pataas. So yung mga senior citizens po natin, dinefer po sila muna and sila po ay will wait sa delivery naman po ng AstraZeneca. Okay. Kasi yung AstraZeneca is good for 18 years old and above, including senior citizens. And Sinovac naman po is good para sa mga clinically healthy po na mga health workers. Sa initial na datos, nasa 4% kan health workers ang nagsayuman na muna ang magpabakuna. Opo, may mga ganun po. Meaning, for now, abo nindam, kasi Sinovac pa lang yung available. So, nag-refuse sila and they've expressed na willing to wait for the next vaccine naman po na makabot. Sinabi po yung reason, Doc, bakit ayaw ng Sinovac ng ilang health workers? Hindi na po in-explore, no? But we respect the decision ng lahat naman po ng Pero sa kabilugan, naging marhay manda ang proseso kan pagbabakuna sa 4 na pilot hospitals. May pirasa nang nakamati ning kalintura asin pagkulog kan lawas matapos mabakunahan. Sa mga nabakunahan ta po, all are okay. All right, so 1,280 natin na nabakunahan, no? May na-record po kita at na-report na 20 na nagkaroon ng very mild and minor na mga adverse events after mabakunahan. And kadaklan sa mga ito po, expected naman. Example po niyan, so naglagnat, sumakit yung ulo after mabakunahan. Yung iba po, sumakit yung brasong pinagturukan. Nagkaroon ng konting pangangati, no? But after po silang mabigyan ng antihistamine o kaya ng paracetamol for the fever or paracetamol for the pain, immediately nag-resolve din naman po and they are okay na po ulit. Pero normal po talaga ito, Doc, na may makakamati yes, na RSV. Expected po natin yan kasi ito po yung sinasabi natin na it is now our body reacting, no? The immune system is now reacting to the vaccine. So expected po natin yung ganitong mga adverse reactions. Nasa 70,000 gabos na health workers sa Rion Bicol ang target na mabakunahan. Pero sigun sa DOH, may pagbabago sa prioridad nindang sektor na mabakunahan pagkatapos kan gabos na health workers. So, pag naubos na po natin yung 70,000 na target natin na health workers, no? Na mabakunahan, we will now proceed sa mga senior citizens po natin. Okay. And then after the senior citizens po, ang sunod po sa priority, ito po bago na, no? After the senior citizens, ang next priority po natin, yung mga tao po na may comorbid conditions. So 18 to 59 years old, na may mga iba't ibang mga hilang, comorbid conditions po, tulad ng sakit sa puso, alta presyon, diabetes, no, sakit sa baga. Hindi po kasi yung mga taong hindi, bukod sa mga senior citizens, no? Senior citizens at itong mga taong may comorbid conditions, sila po yung pag naulakitan ng COVID-19, most likely maaaring moderate or severe form ang makukuan ninda. Kaya kasi mas in-advance po sila sa atin pong prioritization list. Okay. And then after po itong mga taong may comorbid condition, makasunod naman po dyan yung ating uniform personnel and essential workforce at mahuhuli po sa ating prioritization for phase 1 ng vaccination yung mga indigent population natin. Mientras tanto, may initial naman ang alokasyon na 15,000 doses ang Rion Bicol kan AstraZeneca COVID-19 vaccine. Day sa napamasabi kuno rin inimaabot sa rehiyon. Sa kabilugan, nasa 1.7 million ang target na mabakunahan kan DOH sa Bicol sa phase 1 kan vaccination. Like na po ni Don sa muyang Facebook page para sa mga update istorya asin impormasyon manungod sa Kabikolan. Asin syempre, follow and share naman ini. Subscribe to our YouTube channel.